is another concern video po. Ang sabi niya is, good AM, Ma'am Cheryl. May concern lang po ako na gusto ko pong mabigyan ng kasagutan. 48 years old na po ako. May partner po ako na 61 years old. Minsan po kasi nabanggit niya na after naming mag-sex, bakit daw konti ang lumabas sa akin. Napahiya po ako, di ko lang sinabi sa kanya, at nabahala po ako. Baka kasi ipagpalit niya ako. Bakit nga po ba, ma'am? Samantalang nag-orgasm naman po ako. At madulas pa naman po. Please po, need ko malinawan kung bakit ganito po. Salamat po and God bless. Hi sa'yo. Alam mo, hindi talaga pare-pareho minsan ano, yung fluids na lumalabas sa katawan natin sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng big O. Lalo na kung very active tayo dito. Like, ginagawa natin ito halos every day. Of course, hindi makakapag-accumulate ng maraming fluids yung katawan natin para makapaglabas ito ng marami dahil madalas mo namang inilalabas ito. Kaya normal lang talaga na minsan konti yung fluids na lumalabas sa atin. Wala namang masama doon. So kung dati naman halos isang kutsara yung lumalabas sa'yo. Then ngayon, tuwing nagtatali kayo, minsan na nga lang, pero konting-konti pa. Pag ganyan, possible na nasa menopausal stage ka na. Kasi 48 years old ka na. Kasi kapag nasa menopausal stage na tayo or menopause na tayo, nandyan na yung dryness. Kasama na dyan na konti na lang din yung lumalabas na fluid sa atin. Because of aging na rin. Pero huwag kang mag-alala dahil maraming man lumalabas sa'yo or konti man ang lumalabas sa'yo, kung lolokohin ka ng partner mo, lolokohin ka niyan. Hindi natin pwedeng gawing batayan na dahil konti na lang ang lumalabas sa'yo, maghahanap na siya nung mas bata sa'yo dahil yun, maraming fluids ang inilalabas. Alam natin na ang healthy relationship, hindi lamang sex ang basihan niyan. Binubuo ng pagmamahal at respeto doon sa partner natin. Kaya huwag kang matakot. Hindi mo yun kawalan. Kung sakaling ipagpalit ka niya, hindi yun dahil sa konti na lang ang lumalabas sa'yo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, possible din na stress ka nung time na nagtali kayo, kaya konti lang ang lumabas sa'yo at napansin niya yun. Ganda nga yun at naging open siya sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na sinabi niya sa'yo na konti na lang, hindi niya nagustuhan. Maaring nasabi niya lang sa'yo yun dahil na i-compare niya nung mga nakaraan, sagana. Bakit ngayon medyo matipid yung inilabas mong fluid. Binigyan ka lang niya ng awareness, pero wala naman siguro siyang ibig sabihin doon. Kaya huwag kang matakot. Sabi nga nila, ang takot ay nasa isip lamang. Sa lalaki, nangyayari din po ito na konti na lang yung volume ng sperm na lumalabas sa kanila. Yung mga cost naman na kadalasan noon, bukod sa nagkakaedad na, nandyan yung low testosterone or minsan naman meron ng diabetes. Meron din yung mga nagka-COVID noon, napansin nila na bakit after nila magka-COVID, may after effect na bumaba na yung volume ng sperm nila. Lahat po yan, usaping volume o dami ng semen na lumalabas sa atin, lahat po yan ay treatable. Ang kailangan nyo lang po ay makipag-usap sa inyong mga doktor. Kung yan lang naman ang inaalala ninyo, bakit ngayon ay konti na lang ang lumalabas, noon marami, lahat po yan ay may solusyon. Kumonsulta kayo sa inyong mga doktor para mabigyan kayo ng tamang gamot na ititake ninyo para bumalik yung saganang patubigan dyan na lumalabas sa atin. Huwag pong matakot, huwag mag-overthink. Yung mga bagay na hindi naman nangyayari, huwag nating isipin, huwag nating alalahanin. Kasi the more na nai-stress tayo, nako, mas lalong kukunti ang lumalabas dyan sa'yo. Enjoy lang yung mga ganyang moment habang kaya pa ng katawan natin. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan yung ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!